So mga boys, welcome back again dito sa ating YouTube channel. Ako po ulit, si Kuya Jess Moto. So meron naman tayong panibagong vlog. So ito is about kay TMX Supremo. So ito naman mga boys, stupid tips. So ang gagawin pa natin ngayon is si Sir nagpo-change oil. So change na natin, napatulo na natin. So gusto ni Sir magpaputol ng kadena. Kasi yung adjuster niya, so halos agad na. Malapit nang maabot yung ehe, yung dulo, no? So, ganyan, no? Tapos, yung kadena naman niya, hindi pa ganun, kaluwagan, eh, no? Kumbaga, maganda pa yung kadena niya, medyo stretch na siya. So, ganyan, tipid tips, putulan muna natin. Naturo ko sa inyo paano putulin, ano? So, bago tayo magsimula, huwag niyo kalimutan mag-subscribe, hit ang notification bell, and pa-share po and pa-like po ng ating video. Okay mga boys, tara! So yan naman mga boys, so yung ating unang gagawin pag magpuputol tayo ng kadena is luwagan nyo po muna yung nut ng ating ehe. So kailangan maluwag at may gagalaw po natin yung ating gulong. So kumbaga, pwede natin siyang iabante. So, after nyo po niyang magluwag, pag nagluwag na tayo ng ehe natin, so, luwagan nyo po yung ating adjuster. So, yung adjuster nut at saka yung ating lock nut. So, dalawa po yan. So, isagad nyo po siya pahuli. Para yung gulong, magkabila po yan. Para yung gulong is may tutulak natin. Pwede nyo itulak paabante. Yan. So, once na itulak nyo paabante, yung ating gulong, hanapin nyo na yung ating lock ng kadena. So gamit tayo ng long nose para makalas natin yung lock ng ating kadena. So yan, isinom ko na. Pero medyo malabo, pasensya na kayo mga kuys. Medyo malabo yung ating video kapag nakasum. So kayo na lang po ang umunawa. Dahil yung ating camera is hindi pa ganun kagandahan. So long nose po ang ating gagamitin. After nyan, so, pagtagpuin nyo po dun sa yung kanyang dulo sa sprocket, yan. So, kailangan makuha nyo yung pinaka-hapit or yung pinaka-malayo. So, once dun sa magkatapat po yung kanyang dulo, mag-adjust po tayo sa ngipin. So, kung mapapansin nyo, magkatapat na ka siya kanina. So, mag-adjust tayo na isang ngipin, pauna. Kasi yung katapat niya is pag tinanggal niyo yung pin, hindi po naiiwan yung pinakasuksukan nung lock natin. So kailangan pag pinagputol tayo ng kadena, maiiwan po sa kanya is parehong bilog yung dulo. So kailangan meron tayong salpakan nung ating lock ng ating chain. So lock ng drive chain. So yun po ang ating ginamit pamputol ng kadena, kinamay lang natin. So yun, tinuturo ko na sa customer. Mapansin nyo yung pinagpasukan, parehas pong bilog. Kasi mayroon pong salang pagputol ng kadena. So pag nagkamali kayo ng putol, hindi nyo po mailalagay yung lock doon sa magkabilang dulo. So gamit lang po rin tayo ng long nose pag magkakabit tayo ng lock. At napansin nyo po yung facing po ng ating lock. So yung facing po ng ating lock pag ikakabit na is nakaharap po yung bukas, yung open, doon sa sprocket sa una. Pag nasa ilalim po siya. So, pag sa taas po tayo nagpabit, pag yung part na dugtungan sa taas, nakaharap po yung open sa malaking sprocket. And then, syempre, after po nating may kabit yung lock, mag-a-adjust na po tayo. So, take note mga kuys, wag po tayong titingin sa tapaludo. Pag mag-a-adjust tayo ng kadena, dyan po tayo tumingin sa swing arm. Meron po siya dyan mga guhit. So, kailangan magkabilang side, pantay na pantay. And then, ang pre-play po ng ating kadena is nakalagay sa ating swing arm. So, 25 cm or 1 inch. Yan, pwede nyo po siyang sukatin yung gamit yung ating hinlalaki. Hanggang doon po sa guhit, sa gitnang guhit. So, isang 1 inch po yan. So, dahil wala pong ruler, so, sa standard po kailangan, nagamit tayo ng ruler. So, yun po kanyang pre-play. 1 inch. Kailangan yung pag inangat nyo yung kadena, aabot ng 1 inch yung ating pre-play niya pag naka-neutral. Kasi once na nag-cambio tayo, humahapit pa yan.
And then mga coys, nga pala kapag nag-adjust tayo, nagputol tayo ng kadena, nag-adjust. So kailangan po i-check po natin yung ating preno. So yan po, minsan is nababago. Pag hinila nyo na yung gulong, o kaya naman inabante nyo, kung mapapansin nyo mga coys, nababago po yung pwesto ng ating brake lever. Kumbaga, na-adjust din po siya. So kailangan, i-check nyo rin po yung adjustment ng preno. After po nating maghigpit nung ehe po nung gulong sa hulihan. Ganyan lang kasimple mga coys, napakasimple lang. So, ipapakita ko sa inyo mga coys yung sa may ano niya, preno, kapag habit na yan. Okay? So mga coys, hanggang dito na lang. Na ride safe. Baga na, mag-adjust ka din ng mag-adjust ka ng preno. Ayan o. Ay! Stuck up to date ano? Na? Sa ehe? Nag-i-stuck up na? Pag naka-center stand. Ayan. Yung iba kasi nagpapantay sa tapaluto.